Iniimbestigahan namin kayo dahil kayo ang suspect sa pagkamatay ni Gustavo Royales. Wala akong kasalanan. Kung may dapat sisihin, si Daddy. Alam ni Dad na hindi ko magagawa yun. He knows my secrets. Yes, nagkaroon kami ng mga misunderstandings. But it's not me. Oo, naamin ko. Masama ang loob ko sa kanya dahil kahit kailan hindi niya ako tinuring na anak. Pero, hindi ako pumatay sa kanya. Simple lang ang buhay ko. Mahirap. Pero masaya. Kasama ng anak ko si Lizzie. Sanggang dikit kami niyan. Lumaki kasi akong walang ama. Tapos si nanay, iniwan na rin kami. Kaya kaming dalawa na lang sa mundong ito. Nilingo ko ba kahapon? Pitsman po! Kami nga? Hindi ka rin ko kaya! Ang bagay! Magumalain po ako. Nangako ko sa nanay ni Lizzie na ako nang bahala sa aming anak. Ilalabang ko to kahit anong pagsubok pa ang dumating. Hey! Hoy! Hey, stupid! Ano stupid? Kita mo palabas na ako eh! You tanga! Almost... Labas ka! Halika! Ano? Sakit! Tawagan kita, tawagan kita. Ano nangyayari? Sakit! Oh, Lea! Ano nangyayari sa anak ko? May nakita kaming sis nung i-ultrasound namin ang anak niyo. But the sooner we operate on her, the better. 50 lang kayo ko ibigay sa dalawang yan, Apoy. Eh, kagabi si Celta, usapan natin ha. Walang budget eh. Ba't di na lang... Mangutang ka na lang sa binan mo. Subukan ko na dati yun. Di ba para sa tuition ni Lizzie? Hinihingi ka pa nito apo niya. Hanggat maaaring hindi ako lalapit doon sa ganyan akong yun. Sumama ka sa akin ah. Ipagagabot kita. Hindi po pwede nawala. Magagalit pa si tatay. Hindi sasama sa iyo anak ko. Tatay! Pinasundan niya daw ako nung nalaman niya na may sakit si Lizzie. Dahil alam niyong didiskarte ako ng pera. Ma, lumaban naman kayo ng patas? Hindi yung nagbabayad pa kayo ng tao para gipitin lang ako. Lilakit eh. Taga-hospital ka, di ba? Hindi, napag-utusan lang ako ng tatay mo na hanapin ka, Mr. Caraso. Napoy, alam niya ng sitwasyon mo. Na nasunugan ka na kailangan ng anak mo maopera. Para yan sa operasyon ng anak mo. Handa siyang ibigay lahat ng kailangan mo. Makipagkita ka lang sa kanya. Sa isang iglap, ang simpleng buhay namin ni Lizzie naging komplikado. Oh, Napoy, my son! Tatay ko ba talaga kayo? As far as I'm concerned, magpa-DNA test tayong dalawa. Madali lang yun. Siguro, in a day or two, makukuha na natin ang resulta. Eh, paano kung hindi tayo magama? Kung hindi tayo magama, we'll go our separate ways. Thank you po, Tay. Ba't sa akin ka nag-thank you? Di naman ako nagpo-hospital sa'yo. Pero tumupad po kayo sa promise nyo. Nandito po kayo sa tabi ko. Hindi niyo po ako iniwan. You are coming with me. Lola Gustavo! Yes, my apo. Now you can truly call me your Lolo Gustavo. 99.9. I am sorry. I am so sorry, anak. Please give me the chance para maging tatay mo. Sobrang yaman pala ng tatay ko. Madaming businesses, kaya naman yun ang inaambisyon ng mga anak niya. Napoy, may request lang ako. Wala pa kasing nakakalam sa household ko na anak kita, so I'd like to keep it that way. I mean, just for the time being. Ayaw niyo po ba kaming ipakilala dahil mahirap lang po kami? Hindi, apo. Meron na kasi akong nakaandang dinner para mamayang gabi and ang plano ko, doon ko i-announce sa dinner na anak ko si Napoy, katapo kita. He's our brother? He's your bastard? Sino pong mas matanda sa kanila? Napoy is older than Tristo, if that's what you're asking. Kung kapatid ka nga namin, welcome home.
my brother. Mas malaki po yata itong ninang kesa sa library sa school namin. Wow! O, kumusta kayo dyan? Ako? Uy! Okay naman ako. Uy! Kinakamusta ka lang. Parang kang kinikiliti dyan. Ma! Ipo sa baba, ma! Yung pinangarap mong buong pamilya, unti-unti rin palang mawawasak. Do you really accept him as our brother? Of course not. All my life, I've been the only son here. And all of a sudden, may iba pa pala? Hell no. Manugang lang ako eh. Mukhang kay Napoy pa ibibigay ni Daddy yung posisyon ko sa kumpanya. He's just a writer. He knows nothing about being the CFO of a company. Gusto kong sa'yo ipamana ang lahat ng ito. Lahat ng ari-arian ko. Lupa, itong bahay, pati yung kumpanya. I need your help. With what? Dad is going to introduce Napoy to the whole damn world. The whole family, he is going to let them know that Napoy is his son. A Royales. So how's your investigation? Mukha kong hiwalay itong recent attempt sa buhay nyo sa previous attempt, sir. Ibig sabihin, hindi lang iisa ang nagtatangka sa buhay ko. Could be possibly all of them. Ready na ba kayo sa isang magic? Wow! And today, I am performing a vanishing act. Okay, dito, sa mahiwagang box na ito, ay mawawala na parang bulak ang isang tao. Ang bigla ang pagkamatay ni Gustavo. Nag-iwan ng malaking misteryo. Sino ang pwedeng gumawa nito? Si Dayan, tignan mo nga naman kung gaano kalitang mundo. Dati kong kasintahan, magiging asawa pala ng utol ko. Dayan! I'm sorry, hindi kita kilala. Wow ha! Kuya, they've met my wife. Diana. It's time for you to take over this company, Christoph. But a war between you and Napoy is coming. Si Christoph, ang panganay na anak, ang umaasa na siya ang magmamana ng posisyon ni Gustavo. Siya lang ang yumakap at nag-welcome sa akin sa pamilya. Look at you. You know, all my life, I wanted a brother. Napoy's position in the company is cemented. Why? Kung inamin mo lang na ginawa mo, I would have taken my hat off at mas bibili pa ako sa iyo. Sana nga, mamatay ka na. Si Andrew, son-in-law, at kanang kamay ni Gustavo sa kumpanya. You'd be a maldita sister to him. At ako naman, I'll be a good brother-in-law. O diba, bagay naman sa akin yun. Oh, by the way bro, welcome to the family. Si Beatrice, ang bunso na kala mo kung sino masta. Ba't ba makasabi sa kanila, huwag silang pakalat-kalat? Mutik yung nasagasaan ng anak ko, hindi ka man lang ba hihingi ng tawad? Di ba nila ako kilala? Mga bisita po sila ni Sir Gustavo. Visitors, they look like household help to me. Si Tasha, siya na ang tumatayong nanay ni Lizzie. Kailan po ba kayo mag-a-apply bilang bagong nanay ko? Ay, walang ganun, Bebe Lizzie. Friends lang kami ng pudra mo. Di ba, Napoy? Friends? Pati nga ako, alagang-alaga niya. At si Margaret, ang pangalawang anak na madasalin, pero malapit naman ang loob sa mga ahas
No! Ano, alaga mo yung ahas na yan? He's not just my pet, he's my son. Anak niya daw yung ahas? Paano nangyari yun? Pare ko. Kiyotu. Ha? It's French. For who are you? In Tagalog, sino ka? Si Cleofe, ang mayordoma at katiwala ni Gustavo, lahat ata ng sikreto ng mga Reales, alam niya. Ang sweet niya namang mag-ama. Thank you, pa. Eh, kumusta naman kayo dito? Kumusta naman ang trato sa inyo ni, ano, Gustavo? Well compensated kami. Patas ang tingin sa amin ni Sir Gustavo. Pangako mo sa akin, ha? Wala kang pagsasabihan na lalong-lalo yung tatay mo tungkol dito sa sasabihin ko sa'yo, ha? Promise pa. Yang si Beatrice at saka si Margaret, naku, wala yung sinabi kay Kristo. Si Otep, ang matalik kong kaibigan. Eh, paano ka naman? Paano yung pagiging rider mo? At di ba, yung pangarap mong magkaroon ng franchise ng motor mo to? Bahanap tayo ng rock. Sa'yo! Rocket ako sa'yo! O kaya kay Tasha. Baka pwede magwalis-walis na muna ako ng mga buhok doon. Baka pwede yun. Ikaw naman, binanggit mo yung buhok. Nakatingin ka, tapos nakatawa ka sa akin. Si Camila, ang bienan kong walang ginawa kundi subukang kunin sa akin si Lizzie. Hanggang ngayon, naapoy ko pang sardinas sa hininga mo na pinapakain mo si Bruce sa kapupuno. Grabe naman ho, ipamoy ninyo. Nag-toothbrush kaya ako. Si Emil, ang investigador na matagal nang nagtatrabaho kay Gustavo. Hindi kaya makaapekto sa investigasyon na dilala nyo dito si Napoy? He is my son and I want to be with him. Sa pagkakilala ko sa mga anak niyo, hindi nila magugustuhan na may kapatid pala sila. Pati mga bata, damay sa gulo ng pamilya. Si Louie, anak ni Andrew, na tinanggap ni Margaret na parang tunay niyang anak. Huwag na kaya natin sama si Louie. Pagkwa? Alam mo naman yung magiging feeling ng daddy mo eh. Okay lang naman po ako eh. Tsaka may exam naman ako bukas, so kailangan ko mag-review. Si Archie, anak ni Christoph at Diane, na may autism spectrum disorder. Hey Archie, hey! Hey. Tama na! Hello, Archie, kumata! Talk is terrible, lolo! Stop! Parang hindi mo alam kung ano ang kondisyon niyang anak mo. Mahabol na may... Bibili si Lolo ng bago para sa'yo, ha? Enough na nga, don't cry na. Si Ann, kasambahay ng mga Reales. Yung amo ko nga po, sarap sa kalin. Hindi lang ako laging inaabutan nun, ewan ko na lang. At ang anak kong si Lizzie, gagawin ko ang lahat na mabigyan siya ng magandang buhay, pero hindi siya dapat lumaki sa ganitong klaseng pamilya. Pogi po kayo dito, Tay? Dito lang? Mukhang matagal lang pogi yung tatay mo. Mag-ahit na rin po kayo, Tay. Bakit? Para mas pogi. Makatipo kasi pag kinikis niyo ako sa pisngi. Di kaya, o yan. Lahat ng tao sa mansyon hanggang sa mga katiwala, lahat suspect. Pati ako. Bakit ako? Hindi ako mamamatay tao. Did you kill Dad? Alam na namin tong tactic mo. Ikaw ang pumatay kay Dad. Di sana kita iniwan. Di sana kita pinabayaan mag-isa. Patawarin niyo ako. Ako ko sa iyo. Hahanapin ko kung sino gumawa sa inyo na ito. Hanapin ko pagbabayari ko sila.
Gusto kong patayin ng mga anak ko. Stay and help me. Tulungan mo akong madiskubre kung sino sa kanila ang nagbabalak na patayin ako. Kaya gagawin kong lahat para malaman kung sino ang totoong pumatay sa tatay ko at patunayang inosente ako. Boss, pasensya na, napagutusan lang ako, boss! Ah! Sino nang utos sa'yo? Sino kong aray! Ah! Sino!